Hello and welcome sa RCollection Station. This is RCollection and ngayon magkakaroon tayo ng review ng Burning Soul Code X-24 or si X-24 dun sa Logan na movie. So before natin start yung review ng figure na to, intro muna tayo. Okay, so ito yung clone ni Wolverine dun sa movie na Logan, si X-24. So ito pala, nakuha ko pala tong figure na to sa OctoToys. Sobrang sulit ko siyang nakuha. Thank you OctoToys dun sa sulit na deal. Kung gusto nyo makakuha ng mga figures na ganito, pwede nyo i-check yung Facebook page nila. Ilalagay ko yung link dun sa description sa baba. Kaya lang not sure kung mayroon pa silang stock nito. Kasi mga 1 week ko na yata na sa akin to, or 2 weeks, hindi ko na matandaan eh. So ito, nakuha ko siya sa sobrang sulit na price. Nasa PO price niya is nasa less than 1.5 ko siyang nakuha. So kung gusto niyo ng parang hot toys, ayan, ito, sulit na talaga to. Nung pagkakuha ko, gandang-ganda ako sa kanya. Kaya kung wala kayong budget for hot toys, ito yung isang magandang alternative para sa hot toys. Madami pang ino-offer si Burning Soul na ganito, kaya lang yung iba medyo pricey na din siya. Pero compared sa hot toys, mas malaki naman yung price difference nila. So again, pwede nyo i-check yung Facebook page ni OctoToys. Madami pa silang ino-offer ng mga figures. Check nyo na lang, follow nyo na din yung Facebook page nila para pag may mga bago silang mga figures, mano-notify kayo kaagad sa social media. Ayan. So, ngayon, before natin i-check yung actual na figure, si X-24, tignan muna natin yung box niya. So, ito yung box niya. Medyo malaki. Medyo malayo ako kasi hindi makuha ng buo yung box eh. Kung susukatin natin yung box niya, more than 12 inches siya. Mas mahaba siya sa isang ruler. Yan. Tapos, ito i-check natin. Yung artwork niya, ako, ito yung artwork nito. Nagagandahan ako dun sa artwork niya. Tapos ito yung sa front ng box niya. So, makikita natin dito yung yung clone ni Wolverine. Medyo hawig naman dun sa movie. Tapos, yan nga, yung ano na siya, yung battle damage na yung dalawang version kasi to. Yung isa, yung wala pa siyang, hindi siya battle damage. Tapos, ang kinuha ko is yung battle damage. So, ito nakalagay dito sa taas, Burning Soul. Tapos dito sa baba, may mga nakasulat. I-check natin siya. Ayan, may nakasulat dito. I don't have memory. I don't even know who I am. But I'm sure I'll kill you all. Hindi ko alam kung sinabi ba niya yun sa movie. Comment kayo dun sa baba kung sinabi ba talaga ni X-24 yung line na yan dun sa movie. Tapos ayan, yung pangalan niya dito is Code X-24. Yung artwork naman niya, medyo okay. Yun nga lang, dito ko parang medyo, ang dating sa akin is parang cheap siya. So, pagka nakita nyo lang siya, yung box lang, parang hindi kayo magkakaroon ng ganun ka-interest dun sa figure. Pero pagka nakita nyo yung loob ng box, nakita nyo yung actual na figure, ayun, maganda talaga siya. So, yan yung front ng box, yung artwork niya. Tapos dito sa side, ito, dito nakalagay yung logo ng Burning Soul. Sa top, wala naman. Sa kabilang side, yan, dito naman sa kabilang side, Burning Soul. Tapos sa back, ito, may mga nakasulat dito na warning. So, kung gusto nyong mabasa, pwede nyo namang i-pause yung video. Yan, so dito may English and meron siyang Japanese. Tapos dito sa gitna, may yung logo nila na Burning Soul. So, yung loob niya, yung dito, magnetic siya sa gilid. May magnet dito, so pagka in-open nyo, okay naman siya. Yung box niya, maganda yung laman. Ayan, so may foam siya para hindi ma-damage yung figure. Tapos dito nakalagay yung figure. Tapos ito, dito nakalagay yung mga alternate na hands, yung may kasamang claws. So hindi siya yung aalog-alog, hindi mauhulog. Tapos may libre pa kayong silica gel para hindi siya mag moist. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dun sa box nila is yung font na ginamit nila. Mukhang cheap yung dating. Yun lang naman yung ayaw ko sa box. Pero dun sa figure, hindi ka talaga dun magsisisi. So bago natin check yung figure, check muna natin yung accessories na kasama niya. Ayan, so check natin yung mga accessories na kasama. May kasama siya na 3 na alternate na hand. Ito,
So ito yung pwede niyang panghawak ng cigar niya, o pwede mong pahawakin ng gun. Medyo yun niya, kayo na bahala kung saan niyo gagamitin yung kamay na to. Tapos yung paint niya maganda kasi yung parang may ano siya, yung parang may pawis-pawis na dating. Not sure kung nakikita sa camera. Try nating i-zoom. Yan, check natin yung detail. Maganda yung pagkaka-detail nila. Tapos kita nyo yung kuko niya. Ayan. Kaya okay yung pagkakagawa dito ni Burning Soul. Pati nga yung sa palm, kita nyo yung loob. So medyo parang soft rubber siya. Malambot siya. Kaya hindi kayo matatakot na bigla na lang mababali. So madali nyo ipitan dito nung mga, kung may mga accessories kayo na pang 1/6 scale. Madami kayo maikakabit dito. Tapos check naman natin yung isa pang accessory niya. Yan, yung claws ni Wolverine. Yung claws niya, parang siyang bakal eh. Ito, maganda yung pagkakagawa nila dun sa claws. Makintab siya, tapos maganda yung kamay na kasama. Actually, ang akala kong kasama na kamay nito, ang pinag-iisipan ko is, yung ito kasing kamay na to, dun sa picture, parang kasama siya dapat nung hindi battle damage. Ang kasama dito, lalagay ko na lang yung picture dyan, yun dapat yung kasama na kamay. Pero buti na lang, nung pag-open ko, pagtingin ko, uy, buti yung closed fist yung kasama niya. So maganda yung nakuha ko, kaya tuwang-tuwa talaga ako nung nakuha ko siya. Kasi ina-expect ko yung parang medyo naka-open, ayan yung nakikita nyo dyan sa picture, na ganyan yung kasama na kamay, na alternate na may claws. So parang hindi naman bagay, galit na galit yung mukha, tapos parang yung kamay niya naka-relax. Ayan. So ito, okay to. Yung alternate kasi nito, yung face din ng isa, medyo relax, ayan, nandyan yung picture. So buti na lang talaga, ito yung sinama nila. Kasi mas bagay ito compare naman dun sa naka-relax na hands. Yan. So ngayon, ang i-check naman na natin is yung actual na figure. Check natin yung details niya. So yan na si X-24. Check natin yung height niya. So yung height niya, nasa 11.5 inches siya. Ngayon, tignan natin yung details. Ayan, so check natin yung details ng head. Ito yung head, so ipop na lang natin para mas madali natin makita. Ayan, maganda lang dito, madali lang siyang alisin. Nasa peg lang siya, so madali kayo makahanap ng mga option kung gusto nyong palitan yung head niya. So ito yung head sculpt niya. Sa head sculpt niya, ang ganda talaga, sulit na sulit talaga yung, kung bibili kayo ng ganito, sulit na sulit siya kasi yung texture ng hair, yung kulubot ng mukha, yung pagkakagawa nila dun sa mata, tapos yung ngipin, tignan nyo yung ngipin, mukha siyang totoong ngipin. Ayun o, kitang-kita nyo yung details na yan o, ang ganda. Tapos yung bigote niya, yung balbas, tapos sa itsura niya, dun sa act, dun kay X-24 dun sa movie, halos hawig din niya talaga. So ang napansin ko lang dito, parang siyang combination ni Wolverine at saka ni Sabretooth yung dating eh. Yun yung dating sa akin ah. Kayo, comment kayo dun sa baba kung ano yung tingin nyo dun sa itsura na to ni X-24. Ayan, so ito yung tenga sa back. Ayan, maganda yung texturing niya dito. Ito yung paint smudge na to. Ako yung may kasalanan dyan. Tumumba siya dun sa backdrop, sa background ko. Kumapit yung paint, so dapat wala yan. Pero madali lang naman siyang alisin, nababrush away naman siya, natatanggal naman siya. Pero sa sculpt, sa mold, ang ganda niya, sa detail, ayan o, talagang gigil na gigil siya, galit na galit. Tapos ang maganda dito, pwede nyong palitan yung ulo, makahanap lang kayo ng Wolverine, ng Logan, pwede nyo na ilagay dun sa body. So ngayon, i-check naman natin is yung body niya. So ito yung mga sugat-sugat ng kalaban niya si Wolverine. Tapos yung mga tama din ng mga bala. Ayan, ito, makikita nyo dyan. Ito, ang ganda nung pagkaka-paint nila, yung mga sugat-sugat. Tapos yun nga, yung parang yung style niya is yung parang may pawis-pawis ng konti yung dating. Ayan, check natin yung detail ng damit. Yung damit din, madumi din siya. Na parang may kalat-kalat na blood splatter siya. Dito sa forearms, ganyan din. Tapos dito sa lower, sa pants niya, maganda yung ginawa nila kasi nung nakipaglaban siya, syempre madudumihan din yung pants niya. So ang ginawa nila, dito sa bandang pa-lower, dito sa top, okay lang, malinis siya. Pagdating dito sa pababa, dito sa lower part na to, parang may mga dust-dust na siya. Pati yung sapatos niya, ayan,
kung i-check nyo yung details ng sapatos, ayan, ang galing oh. Parang madumi na din talaga siya. Tapos ang galing kasi may sintas talaga siya. Ayan, may sintas talaga, ang galing. Huwag nyo lang alisin. Dahil baka mamaya mahirapan na kayong ibalik. Yung sa detail, ang galing na pagkakagawa talaga nila. Ayan, ang ganda ng detail. Tapos yung dito sa part na to ng shoe, malambot siya. Soft rubber siya, kaya medyo pwede nyo siyang i-bend pataas. Pero yun nga lang, hindi mo maipopost na nakaangat na ganun, hindi kaya. Talagang flat lang talaga yung magagawa. Tapos yung sole ng shoe, ayan, ang ganda oh. Ganun yung pagkakapaint niya na brown. Parang feeling ko, Doc Martens yung suot ni X-24. Ayan. Tapos yung belt niya, ayan, ito malambot lang na synthetic leather yata. Not sure, pero parang madali lang siyang masira eh. Madali. So, kailangan ingatan ninyo to, yung part na to. Ayan, dito yung sa back ng pants, nilagyan nila ng bulsa. Kaya talagang sa detail, attention to detail, maganda yung ginawa nila dito. Check natin yung mga sugat niya. So, para mas makita natin yung mga sugat, syempre, kailangan tanggalin yung damit. Ayan. So, yun yung maganda dito, para kang naglalaro ng Barbie. Ito yung mga Barbie ng mga lalaki. Ayan. So, yung sa loob, ayan, yung detail pa. Yun, abso. Ganda o. Ngayon ko palang tatanggalin to, kaya hindi ko alam kung... Sana huwag ko naman siyang masira. Medyo masira siya. So, ayan. So, hindi ka pa rin ng ayan, so natanggal na natin yung t-shirt ni tank top ni X-24, butas-butas niyang damit. Tapos ito na yung sa detail niya dun sa loob, yung sa sugat-sugat niya. So i-close up natin para makita natin yung detail. So maganda yung pagkakagawa nila, yung pagkaka-paint nila, maayos. So ako yung okay yung pagkakagawa talaga nila dito. Kaya for the price talaga, sulit talaga yung makukuha ninyo. Tapos ayan yung abs, ang ganda din ng mold ng body na to. Maganda siya. Tapos dito yung detail na to, ayan, may mga ugat-ugat pa na konti. Tapos ayan, parang may chest hair siya eh. May texture siya ng chest hair. Tapos sa back, ayan, maganda yung pagkaka-paint nila. So, pwede kayong mag-kit bash. Kung halimbawa, gusto nyong paltan to, o pwede nyong gamitin siya sa ibang 1/6 scale. So, kayo na yung bahala. Tapos, ito pala, itong part pala na to, ito, plastic siya. Pero itong upper part is, ano siya, rubber siya. Para hindi siya masyado makahinder dun sa movement. Hindi masyado ma-restrict yung movement. So, ngayon, ang i-check naman natin ngayon is yung articulation niya. Tignan natin ngayon yung articulation ng figure. So, sa head, hindi siya masyadong makatingala. Ang ganyan lang, nalilimit dahil dito sa part na to. Pero pwede naman siyang tumungo ng ganyan. Tapos pwede naman siyang ikot, 360, kaya naman yan. No problem naman yan. Tapos dito sa shoulders, pwede nyo siyang itaas hanggang ganyan. Pwede nyo itaas ng hanggang ganyan, dyan lang. Pagka pinilit, baka mamaya mabali siya. Tapos, ayan, nasa butterfly joint siya. Ayan, kung nakikita nyo yung sa part na yan. Butterfly joint. Tapos yun nga eh, kaya maganda ginawa nilang rubber. Kasi kung plastic yan, mare-restrict na yung movement yan. So dito sa part na to, medyo nakakagalaw pa siya ng konti. Yan. Ingatan nyo lang kasi baka dito sa part na to, ito napansin ko lang din dito. Baka mamaya, itong part na to, feeling ko pagka napuwersa siya, mapupunit siya. So ingatan nyo lang. Yan. So sa elbows, single joint lang yung elbow. Hanggang dyan lang siya kayang i-bend. Tapos, naiikot naman siya ng 360. Tapos sa wrist naman, ayan, naiikot siya. Tapos may peg naman siya. Ito, tignan nyo. Ayan. Ito, nagagalaw naman siya. So, isasakto nyo na lang na yung sa peg is yung pwede nyo siyang ma-move ng pataas and pababa. Ayan. So, for additional movement na lang siya. Lalo na pagka yung kinabit nyo na yung sa claws. Tapos dito sa body, may upper, yun lang, may excess paint dito, pero kung suot naman niya yung sando niya, yung t-shirt niya, okay lang naman, di naman mapapansin. So, okay lang yun sa akin. Tapos dito, wala sa ab crunch dito sa upper torso yung movement niya, nagaganyan siya. Tapos sa waist movement, meron siya. Dito sa lower part, ayan, halos pwede siya makasplit. Kung wala yung damit, baka mamaya mas malayo pa yung maabot. Kaya lang, baka mabunit na yung pants niya. Tapos kung itataas niya naman, ayan, pwede nyo siyang
yun, no, tunog ng joints niya, pwede siyang itaas hanggang ganyan. Tapos, back, hindi masyado. Sa knees, yan, double jointed yung knees, kaya lang, not sure kung naiipit na lang siya ng tela, pero baka hanggang dyan lang talaga siya. Tapos dito sa paa, nagagalaw lang to ng konti. Hindi siya ganun ka fully articulated talaga, pero ako okay naman na ako dun sa mga posts na magagawa sa kanya. So ngayon, palitan naman natin is yung alternate hand niya. So madali lang palitan yung kamay niya, ilagay na natin yung may claws. So ihilahin nyo lang to, pop nyo lang, tapos kakabit nyo na to. Yan, maganda na talaga. So mukha na din siyang si Wolverine. So hanap na lang kayo ng alternate na head nito, madami naman dyan sa Shopee. Yan. So ang ganda na niya, kuhang-kuha niya yung nandun sa movie. Kaya kung ako sa inyo, kung may makukuha pa kayo na ganito, oh, bumili na kayo. So nakita natin ngayon yung review ng Code X24 by Burning Soul. So kayo, kung nagandahan kayo dun sa figure, ano yung opinion nyo regarding dun sa figure, pwede nyo ilagay dun sa comment section dun sa baba. And again, thank you OctoToys para sa sobrang astig na figure na to. Tapos kung hindi pa din pala kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, ano pa hinihintay ninyo, i-click nyo na yung subscribe button, click nyo na din yung bell notification button para pag may mga bago akong episodes, manonotify kayo kaagad. So pwede nyo din ako follow sa ibang social media ko, sa Facebook, at saka sa Instagram. Ilalagay ko yung mga link dun sa description dun sa baba. So again, thank you for watching. Stay safe. See you next episode. And this is our collection.